Sa wakas, meron na akong bagong CPU para gamitin sa aking vlog and pang-update sa aking YouTube channel. So, presenting to you itong neck and sobrang bigat niya. Pero kahit na medyo mabigat siya, mas maliit siya and energy saving. Alam nyo ba na after 4 weeks or almost 1 month of training, nasiraan talaga ako ng computer tsaka ng CPU. That's why bumili ako online. Ayan. Diyan ko nabili for only 3,300 pesos. And then, eto na yung product. So, ayan guys. Pwede ko nang gamitin yung computer ko pang-update sa vlog ko, pang-update sa mga YouTube channels. Pwede na akong mag-return sa mga comments. Kaya pasensya na sa mga hindi I understand kung baka naiinip kayo or baka snub ako, but it's not. Nasiraan talaga ako ng computer and ang hirap mag-reply sa gamit ang phone. So, meron na tayo. Yay! Bagong CPU, mini CPU. So, yes, second hand siya. But, okay lang, nasa pag-aalaga din yan because anhin mo naman ang brand new kung masisira naman siya agad. So, ayan guys. And I'm going to have a backtrack video kung bakit ako nasiraan ng computer. So, ganito yung naging scenario nung monsoon. Every time na monsoon season or bumabagyo for at least 2 weeks, ganito yung nagiging effect. Nagmo-moisture siya dito. So, ganyan katindi yung mga effect ng monsoon hanggang dito. Ayan. So, sa mga gilid-gilid ganyan. So, same as true with the laptops. Tapos, ang masama, ang medyo masakit, masaklap na nangyari is nag-moist itong CPU and hindi siya gumagana. Yun ang nagiging problema ko kapag monsoon season. Umaga-umaga tapos nagpa-fog, kaya ganyan yung eksena dito kapag monsoon season. Ayan guys, sobrang lamig tapos umuulan, pabugso-bugso yung ulan. Ganyan, very foggy and super cold. During monsoon season, ganito yung effect ng moisture sa floor. Ayan o. As in, super basang-basa sa gilid. Ganyan siya. As in, super basa. So, ganyan ang problema kapag monsoon, umuulan ng 3 weeks to 1 month. So, pagkatapos niyan, magpo-fungi, tapos magkaka-infect. That's why yung mga computer namin is nasisira kapag ganito nagmumoy. Makikita nyo na ang laki ng difference from the previous week na vlinag ko yung floor namin since wala ng ulan. Tignan nyo yung parang edges ng wood flooring na ito. Wala na yung moist. So, parang nakita nyo, ito yung nag-dry na basa. So, medyo nagmarka sila. So, it means dry na yung floor. Wala nang masyadong moisture. Hindi na siya basa-basa. So, ayan, medyo, may konti lang na natirang moisture. Ayan. Pero at least, unti-unti na silang nawawala. Hindi kagaya ng dati. Ngayon, natutuwa ako kasi kahit na medyo gloomy, but merong konting sunshine. So, let's find the sun. Pero hindi natin ma-find yung sun kasi ang daming structures ang pinapatayo dito. Including itong Benguet Sports Complex na ginagawa yung rubberized oval na i-vlog din natin in the future. So, hindi na pabugso-bugso yung ulan. Kahit na medyo cloudy, basta hindi siya rainy para hindi na madagdagan pa yung moisture dito sa atin. So, it is now time to unwrap the CPU and ikakabit na natin sa mga cables para ma-operate na natin siya. Ngayon, alam niyo na kung bakit medyo parang hindi ako masyadong nagre-reply sa mga comments. But anyway, ito yung nabili kong CPU, mini CPU. Mabigat siya. And babalik na rin lang natin siya ng konti. Ito yung gagamitin natin and then i-demonstrate natin siya para at least tignan natin, makikita natin kung talaga nga bang okay siyang gamitin. So, naka-wrap siya. Nung pagbukas ko kasi, naka-box
and then meron siyang mga bubble wrap, so to make sure na hindi siya masisira. And then na-vlog ko rin sa isang channel ko yung overall details ng CPU na ito. So for more na information about this product, ipa-plug ko below yung YouTube channel ko na yung video ng isang channel ko para at least malaman nyo kung saan ko siya nabili, magkano yung price na nasabi ko kanina, tapos kung gaano nga ba ka-legit yung seller. So legit yung seller na pinagbilhan ko. And now it's time for us to ikakabit ulit tong product na ito. Aalisin natin yung plastic. It is now time to unwrap. So ayan muna. Iaayos ko yung camera. And then i-unwrap lang natin itong CPU. So naka-plastic siya. Ang gagawin natin is tatanggalin natin yung plastic. So ayan yung plastic. Saan nga ba yung edge ng plastic na ito? So naka-fully, para hindi ako mahirapan, guguntingin ko na lang yung plastic wrapper gamit ang aking scissor na ayan. So wait lang guys, aalisin na natin siya para at least walang sagabal kapag ikakabit na natin yung ating sa mga nanonood, hindi ko po ito nakuha sa duty. Matagal ko na tong scissor ha. Baka kayo ha, baka pagbibitangan yung kinuha ko tong scissor. So anyway, this scissor is mine. Ayan, hindi ako nagde-Lenox ng scissor. Ayan, so ayan, kukunin natin itong, babasuran na natin itong plastic. Ang advice ko lang, pag nagkakabit kayo ng CPU, huwag nyong hawakan yung metal part. Ikabit nyo muna yung mga hindi nakakakuryente, mga cord, such as itong mouse, itong keyboard, tapos yung ito, yung tawag dito, VGA cable. Para hindi kayo makuryente habang kinakabit nyo itong mga kable. So, ang una nating ikakabit is itong phone kung saan tayo mag-i-internet. So, tignan muna natin, baka baliktad. So, I think baliktad siya. Baliktad talaga siya. So, babaliktad rin natin. Ayan, mabigat. Alam nyo guys, mabigat talaga siya. So, yung unang-una is yung phone. Basta yung mga hindi nakakakuryenteng cable para hindi kayo makuryente. And then, itong mouse. So, itong mouse muna. Let's make the cavitation. And then yung speaker. So, ayan yung speaker. Para meron na tayong audio. So, ayusin lang natin ng konti dito. Kaya ayos natin yung audio. And then meron yung computer dito na yung keyboard. So ikakabit lang natin ng konti. Ayan, iaayos lang natin para hindi siya magiging buhol-buhol. Magiging buhol-buhol. Naikabit ko na yung nasa likod, and then ang next is to kabit naman yung sa may saksakan. So be careful kapag nagko-connect kayo ng computer, lalo na kapag electricity, dapat hindi basa yung kamay mo para hindi ka ma-aksidente in the future. So ang gagawin na natin is to connect na this computer dito sa may saksakan. So it's like this. So, ikakabit na natin siya. Uh-huh. And then, let's switch it on. Ayan, nakita nyo, umilaw siya dito. And umilaw din siya. Hindi naman makita. Ayan, nag-on na siya. So, ang gagawin natin is to switch this CPU on. Kung legit nga ba. Ayan. So, nag-on na siya. So, ang gagawin na natin is to wait for the program to process. Magpa-process siya. So, as you can see here, nagpa-process na siya. And
I'm so happy na meron na tayong gagamitin na computer para sa pag-respond, pang-update ng ating mga vlogs, mga videos, pang-edit. Kasi minsan dito ako nag-e-edit ng videos. So, andito na tayo sa main program. So, nag-on na siya. And together with the name of the user who installed this program. So, welcome siya. And thank you for welcoming me na mag-start na gumamit dito. So, hihintayin na lang natin na ayan, nag-open na siya. Tapos, syempre, ang unang i-open natin is yung Google or yung Google na Chrome. Google Chrome yung ginagamit ko na tawag dito na browser. So, ayan, i-on nyo lang yung Google Chrome. So, meron din siyang mga gaming. Since this computer has a mid gaming capacity, pwede kayong maglaro ng games such as meron siyang na-install na Plants and Zombies, meron siyang Dota, Minecraft. Ayan. So, ang maganda kasi kapag desktop ka, nag-update ng inyong YouTube channel is mas mabilis siya kaysa sa phone. Sa phone kasi medyo hassle, maliit yung screen kahit na malaki yung phone mo. Pero ito is talagang built for computer program. So, ayan guys, mag-search tayo ng YouTube. And meron na siyang YouTube. So, aside from testing the operability, yung operational capacity ng CPU, it can also process yung internet connection. So, mabilis yung internet connection because naka PLDT fiber kami. So, mabilis din yung connection. Either upload or downloading files. And, makikita nyo dito na pwede na talaga akong mag-operate ng computer. So, sa mga nag-aabang ng comments, yung reply ko sa comments nyo, wag na kayo mag-alala because andito na ako, magre-reply na ako sa mga comments niya because meron na akong ginagamit na CPU. Pwede na ako mag-respond sa mga comments and lalong-lalo na ngayon na night shift ako, mahaba-haba ang ating oras para makapag-reply sa inyong mga komento. So, yan. Syempre, itetest din natin yung bilis ng kanyang speed. So meron agad. Ayan guys, so meron siya agad. Ang aayusin lang natin is yung volume. So ang i-connect lang natin dito is yung kanyang i-test lang natin yung volume niya, i-determine. So meron siyang sound. meron talaga siyang sound. And I cannot play it because baka ma-copyright tayo. Nakita niyo naman kung gaano siya ka functional. It is very functional. Hindi ako nagsisi sa pagbili ng even though this is a pre-owned or second-hand na CPU, at least meron talaga ako magagamit na CPU. So, I guess this CPU is really going to continue my vlogging outside my duty career. Kaya naman I'm so happy for buying the legit seller ng CPU na ito. And if ever man na masisira siya, at least hindi ko siya nabili na super mahal. Medyo mura talaga siya. And kompleto Ricardo's din siya. Hindi ka mahihirapan na mag-install. Meron na siyang naka-install ng mga programs. So, meron din siyang Microsoft Office. Meron siyang Microsoft Word na naka-install din sa CPU na yan. And pwede ka rin mag-save ng files at kung ano pa yung gusto mong i-save. So, if you want more products like this, since related din siya sa vlogging, I'm going to vlog more electronic products as much as possible. Pero kapag mas detailed yung product, sa isang channel ko na lang siya i-discuss for a product review. Pero ito naman is more on, syempre, related sa aking life, sa aking vlogging na interest. So, thank you guys for watching. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Just subscribe my two YouTube channels, The Star of Anthony and The Star of Anthony Vlogs. Kung hindi niyo ako mapanood sa Facebook, dito sa YouTube, mas complete ang video. So, pahapyaw lang yung mga videos, teaser videos sa Facebook. So, you can reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po guys. Thank you and have a wonderful day.